Magsitay na po ang lahat at ating dasalin na Gina Chel. Sa ngala ng Ama, ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Way na sa langit, magalak ka, aleluya. Sapagkat ang minarapat mong tagalayin, aleluya. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya. Magalak ka at magpakaligaya o Birheng Maria, aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, aleluya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay na iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naloba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin,
ipinagbubundi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang ang karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napakilala nila sila'y kasamahan ni Jesus nung nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap.
Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muling ipinatawag nila si Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumusunod sa inyo ang sumunod sa Diyos. Hindi maari na naming ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, O Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot sa ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Itong yaong pintong pasukan ng puon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaan do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o puon, yamang pinakinggan, dininig mo ako at pinagpagtagumpayan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dinig mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak. At ibinalita ang kanyang nakita
Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinilita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagbikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon ang pinakabuod ng pagkapakita ng nabuhay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Unang-una kay Maria Magdalena, sa dalawang disipulo na naglalakad papuntang Emmaus, at sa 11 na mga alagad ni Kristo. Ang mga karakter pong nabanggit ko ay matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo, sila po ay bumalik sa kanilang ordinaryong pamumuhay. Una na dito si Maria Magdalena. Bumalik sa kanyang dating normal na pamumuhay. Dumalaw muna siya sa kanyang guro na alam niyang nakahimlay pa sa libingan. Ngunit ang alaala ni Maria Magdalena ay iba sa alaala na makikita niya sa kanyang pagdating sa libingan ni Kristo. Dahil ang pintuang bato sa libingan ay nakagulong na. Hindi kailanman makikita ni Maria at kanyang mababalikan ang kanyang alaala. Dahil ang alaalang naiwan kay Maria Magdalena ay ang patay na Kristo. Ngunit si Kristo ay hindi na natili sa libingan. Hindi kailanman makikita ni Maria Magdalena ang patay na Kristo sa libingan. Walang sino mang tao ang makakakuha ng kanyang kamatayan. Hawak ni Kristo ang kanyang sariling buhay at meron siyang kapangyarihan na ibigay ito at muling mabuhay. Yung susunod na mga karakter ay ang paglalakad, ang paglalakbay ng dalawang disipulo patungo nila sa kanilang tahanan. Pabalik pa uwi sa kanilang ordinaryong pamumuhay sa Emmaus. At habang naglalakad ang dalawang alagad na ito, ang dalawang disipulo, meron din silang inaalala yung kanilang memoria, yung kanilang disappointment na ito pa naman ang alam namin na Mesiyas na magliligtas sa bayang Israel. Ngunit ngayon siya ay namatay at hindi makita ang kanyang bangkay. At habang naglalakad ang dalawang disipulo, merong sumabay sa kanila na isang estranghero, si Kristo na muling nabuhay. Hindi nila ito nakikilala at nagkaroon ng pag-uusap. Anong pinag-uusapan ninyo? At ibinalita ng dalawang disipulo na ito ang kanilang alaala patungkol kay Kristo. Nakarating sila sa kanilang tahanan sa Emmaus, magagabi na yon. Inimbitahan nila ang estrangherong lalaki na ito. Pinaunlakan naman ito. Sila umupo sa lamesa at ang ginawa ni Kristo, hinawakan niya ang tinapay, nagpasalamat sa Ama, hinati niya ito at ibinigay ito sa dalawang disipulo. At doon, ang kanilang mata ay nabuksan. Ang Panginoon ito. Doon nila nakilala na ang kanilang kaharap ay ang Panginoon na muling nabuhay. At yung pangatlo, yung pagbabalik ni Kristo sa kaniyang 11 alagad. Bumalik din sila sa kanilang ordinaryong pamumuhay. Sila ay mga mangingisda. Ngunit ang nangyari, hindi sila makabalik sa kanilang ordinaryong profesyon, ang pangingisda.
magdamag na naglaot sa dagat, ngunit walang nahuli. Dumating si Kristo sa piling nila na hindi rin nila nakikilala. At itinanong niya sa kanyang mga alagad, may huli ba kayo dyan? Wala silang nahuli. Sila ay mga professional na mangingisda. Bumalik sila sa ordinaryong pamumuhay. Pero hindi sila makauwi-uwi at makabalik sa kanilang pangingisda. Walang-wala silang mahuli. Ngunit sinabi ng Panginoon na hindi pa rin nila nakikilala. Muli kayong dumaong, umalaot kayo. Ihulog ninyo yung lambat niya sa gawing kanan. At mula rito, nakahuli sila ng napakaraming isda. At dito nila nakilala ang Panginoon ito. Naalala nila, nakauwi sila sa kanilang alaala. Ganitong-ganito yung unang tagpo ng kanilang unang pagtawag sa kanya, sa kanila ni Kristo. Ganitong-ganito yung tagpo na yun. At mula rito, ang ginawa ni Kristo ay isinugo niya ang kanyang mga alagad sa buong mundo upang ipangalat ang mabuting balita. Mga kapatid, sa ordinaryo nating pamumuhay, sa araw-araw, ang Panginoong Hesukristo nagpapakilala rin, nagpapakita sa atin. Ang Jesus na poong Jesus Nazareno na ating tinitignan sa ating harapan, hindi siya patuloy na nagdala ng krus. Hindi tumigil ang kanyang buhay sa pagdadala lang ng krus. Merong muling pagkabuhay. At ito ay dapat din natin na masaksihan at makita sa ating buhay. At kapag nakita natin ang muling nabuhay na Kristo sa ating buhay, ito ay tunay na magandang balita. At ang magandang balita na ito ay hindi dapat natin sinasarili bagkos tayo man ay sinusugo ng Poong Jesus Nazareno na ibahagi natin ang mabuting balita na ito, na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na buhay at tunay na gumagalaw at nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa ating ordinaryong pamumuhay. Mga kapatid, sa ordinaryo nating pamumuhay, meron tayong extraordinaryong Diyos na gumagalaw at buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay, lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin ang itutugon po natin, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkos ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit, naway paginhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumaon naway maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo.
Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Sa katahimikan, ating idulog sa Diyos ang ating mga pang-personal na intensyon. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaparinya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gamit mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Order ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Order ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Order ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan. Mamaya sa ganap na ikapito ng gabi, ang lahat po ay naayayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa
ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo, maraming salamat po. Pinalalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging magpakailanman. Ipagkalob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukob sa inyo pakundangang sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpapala sa inyo ng kaligayahan magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinakalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangang sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangang sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglahin ninyo sa inyong paggalis ang kapayapaan ni Kristo na muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka na at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.